Good afternoon, mga anak. Good afternoon, Narra A. Yan, so ang nakikita ko ngayon dito sa aking mga screen ay sila John Adrian Bores, sila Venice Angelica Duzon, si Miss Erich Aya Kamayang, si Miss Nicole Danduan, si Mr. Jello De Belen, si Miss Miles Dumondon, si Miss Prince Elias Bulseco, si Miss Geneva May Felicilda, si Miss Hannah Grace Diaz, si Miss Gabriel Gundran, si Mr. Mark Lawrence Derla, si Miss Jasmine Pearl Gabanan, at antayin pa natin yung iba mga anak. Meron pa tayong 5 minutes bago tayo mag-start. Ayan, kapapasok lamang ni John Angelson Arellano. Good afternoon sa inyo mga anak. Happy Teacher's Day and happy opening of classes. Ayan. Bagamat sa ganitong paraan lamang tayo magkikita-kita at makakapag-klase, pero at least meron pa rin tayong ganitong paraan para matuto, para mag-aral. Ayan. Wala eh, ganun talaga. New normal na kasi, kaya kailangan mag-adapt tayo at masanay din tayo sa mga panibagong hamon na ito, sa mga challenges na ito. Para saan, pasasaan dit ba't masasanay din tayong lahat, di ba? Sa simula lang naman mahirap ang lahat eh. Nangangapa tayo sa simula, pero hindi magtatagal eh, matututo rin tayo at masasanay din tayo. Ayan, so meron na ako ngayong 13 students kasi double account ako eh. Nakabukas yung cellphone ko at saka laptop ko. Ayan, kapapasok lang din ni Miss Lyra Dingding. Bale, mga ilan ba kayo anak sa Narra A? Ilan dapat kayo sa Narra A? Pwede nyong i-type sa chat box. Bale, ano na kayo? 14. 14 pa lang kayo. Thirty-seven lahat ang Narra. Pero ilan kayo sa Narra A? Hindi ko pa pala na-check yung listahan. May idea ba kayo mga anak? O sige, check ko yung listahan na sinend ni Sir Baron. Yan, ang dahilan kung bakit hati kayo sa dalawang groups or class. Kasi nga, ang recommended ng DepEd is mga 20 to 25 students nga lang per class para mas madaling i-manage ng teacher. Kasi kapag sobrang dami ng students, mahirap din mag-check ng attendance, mahirap din i-manage. Ah, okay. 15 or 19? Kasi may nag-type sa inyo, 15. May nag-type din, 19. Okay. Check natin. Ito, may master list ako ninyo. So, 19 nga, tama kayo mga anak. Bale, sa Narra A, merong 8 boys and 11 girls. Total is 19 students in Narra A. Ayan. So, kayo ay 14 na ngayon. So, we're still expecting 5 more classmates ninyo. Sa mga bagong pasok lang, please don't forget to type your name in our chat box for easy attendance checking and monitoring. Mga anak, pwede ko bang makita ang inyong mga mukha, ang inyong mga gwapo at magagandang mukha? Dapat naka-open camera kayo. Yan, pakita nyo naman yung mga kagwapuan at mga kagandahan ninyo.
Ako nga, gumayak talaga oh. Naka-uniform talaga ako. Ayan. Miss Gondran, Mr. Arellano, Miss Elias, Miss Bolseco, Mr. Bolseco, sorry, Mr. Bolseco, Miss Domondon, and Miss Gabanan. Pabukas na mga camera nyo, anak, huwag kayong mahiya. Yan. Nakaligo at nakakain na ba kayo? Thumbs up lang kung oo. Nakaligo na? Nakaligo na kayo? Ako, oo. Nakakain na? Oh, yung iba hindi pa nagta-thumbs up mo, hindi pa kumakain. Dapat naka-heavy breakfast at naka-lunch na kayo bago ang afternoon classes. Oh, yan, nandiyan na din si Miss Gomos. So, you're already 15. May na-expect pa tayong apat pa. So, sige, pakibuksan nga ang camera mga anak. Mag-picture nga tayo. Dali. Unang kauna-unahang selfie natin ito. Ay, groupie. Mr. Arellano, Mr. Bolseco, Miss Domondon, Miss Gabanan, Mr. Arellano, pakibuksan ng mga camera. Ayan, wapo naman pala eh. Nakikita ko kayong lahat. Magsisend na lang ako ng screenshot ng laptop ko dun sa group natin. Okay. Miss Gomos, Miss Gondran, huwag kayong mahiya. Mr. Bolseco, Miss Domondon, hindi kami magpipicture ka hanggat wala kayo. Miss Gondran, ayan. Mr. Bolseco, Miss Domondon, mga anak, pakita kayo, paramdam kayo. Huwag nyo nang i-off yung camera nyo hanggang matapos tayo. Ha? Gusto ko nakabukas lang yung camera ninyo hanggang matapos tayo. Malino ba yon? Okay. Good. O sige, ayaw talaga magbukas ng iba. Picture tayo, ready. One, ayan, Miss Gondran. One, two, walang gagalaw. One, two, three. Okay, I will send the screenshot in our group chat. Saglit lang mga anak, bago tayo mag-start. Siguro kung laptop ang gamit ninyo, nakikita nyo siguro din ang mga classmates nyo ngayon, pati ako. Pero kung cellphone, iisa-isahin nyo pa talaga. Okay, so mga anak, alam naman natin na 30 minutes lang ang ating online class. Kaya naman medyo bibilisan lang natin ng konti yung ating mga discussion kasi limang lesson sa isang linggo ang pagkakasyahin natin. So mabilis ang discussion na lang ito mga anak. Tapos ang mangyayari is bumawi na lang tayo doon sa offline session natin bukas na 10 a.m. to 12 p.m. Ay tama ba? Ay hindi pala. Ang atin palang offline session or consultation time nyo sa akin, yung time na pwede nyo akong i-chat sa GC para sa inyong mga katanungan, is Thursday 3 to 5. Tama no? Thursday 3 to 5 ang ating consultation time. So that's the time na pwede nyo akong i-chat para sa inyong mga katanungan kung may hindi kayo maintindihan sa lesson. Pero mula nung Friday, alam ko naman yung karamihan sa inyo nanood na ng mga instructional videos na in-upload ko doon sa ating Facebook group na Math Narra. At naway kahit papaano nakatulong sa inyo yung mga nilalaman doon. Especially made by yours truly, mga JCMPHS Math 8 teachers ang gumawa noon. Nag-voice over kami para sa inyo. So sana mga anak, kahit paano makatulong sa inyo yun para maunawaan niyo yung lesson. Ayan, so ayan, nandito na si Mr. Managit. Hello anak, good afternoon. So 16 na kayo, we're still expecting 3 more classmates. O sige. So without further ado, let's start. Wala tayong choice kundi mag-start na talaga at mag-discuss na tayo ng diretso agad ng ating lesson. Kasi nagkaroon naman na tayo ng dry run nung Friday. Eh. So, lesson na talaga tayo. Okay, so I will now present my screen.
Ayan, si Miss Camarao ay nandito na din, kakapasok niya lang. So nakikita niyo na ba yung screen ko, anak? Nakikita niyo yung mga sarili niyo, no? Ayan, nakikita niyo malamang ang mga sarili ninyo. All right. Oh, nandito na rin si De Los Santos. So you're already 18, isa na lang. You're already 18, isa na lang. Oh, nag-left siya, sayang. Oh, anyway, mamaya na tayo ulit. Mag-antay sa kanila. Let's start. Yan, ino-open ko lang yung mga PowerPoint ko. Hindi daw makapasok si... Kim at Miranda. Sige, ano lang daw, chat nyo sila, ano lang, basta pasok lang daw sila. I-admit ko sila. Ah, okay. Nandiyan na pala. Okay, sige na. Papasok na pala si Miranda. Ayan. So, let's start. All right. During your elementary and grade 7 mathematics, natutunan nyo na kung paano mag-multiply. Paulit-ulit nung kayo elementary, grade 7. Ngayon naman, ang i-discuss naman natin is about factoring. Alright, so meron tayong limang uri ng factoring na i-discuss for this week. Ang lesson 1 natin is about common monomial factoring or CMF. Ang lesson 2 natin is about factoring the difference of two squares or dots, D-O-T-S. Ang lesson 3 natin is factoring perfect square trinomials or PST. Ang ating lesson 4 ay factoring the sum of two cubes, STC, or difference of two cubes, DTC. At ang ating lesson 5 naman is factoring general quadratic trinomials or GQT of the form x squared plus bx plus c. Dalawang case yung GQT, yung general quadratic trinomials. Pero ang i-discuss muna natin for this week is yung case 1. Yung x squared plus bx plus c. Yung case 2, next week pa yon, second week siya. Alright, so... Yan, mabilisan na lang tayo. So, natutunan nyo nung LM at grade 7 kayo that when multiplying, we write the factors first before the product. At natutunan nyo rin actually nung elementary kung paano mag-prime factorization. We write the product first before the factors. Right? Then, nung grade 7 kayo, natutunan ninyo kung paano mag-multiply ng monomial sa isang binomial. Ang basa nga dito is 2 times quantity x plus 4. Diba? Kapag may parenthesis, close and open parenthesis, ang basa din is quantity. Pag ang isang number sa labas ay nakadikit or katabi ng parenthesis, ang operation is multiplication or times. 2 times quantity x plus 4. Yun ang basa dyan. So, paano kunin ang sagot sa ganyan? We apply distributive property. So, yung number sa labas or yung monomial sa labas, ita times mo isa-isa or i-distribute mo sa mga terms sa loob ng parenthesis. 2 times x is 2x.
2 times positive 4 is positive 8. So the answer is 2x plus 8. Then, pwede mo siyang baliktarin. Same pa rin yung magiging meaning or thought niya. Kung saan na mauuna, sa multiplication, mauuna ang factors bago ang product. Sa factoring, mauuna ang product bago ang factors. So that's the difference between multiplication and factoring. Alright? Hindi makapasok si De Los Santos at si Gabad. Bakit kaya? Anyway, mga anak, no problem naman eh. Kung alimbawa hindi talaga sila makapasok, I will send a video recording of our session. Nare-record naman to ngayon eh. Nakikita nyo dyan sa cellphone nyo, di ba sa upper left may record button. Nare-record siya, mga anak. So pwede kong isend sa inyo yung recorded video niya dun sa GC natin. Wala eh, wala talaga tayong magawa, mga anak eh. Kapag may hindi talaga makapasok, it's either sa signal or maaaring sa account na gamit nila, etc. Madaming factors eh. Alright, so tuloy tayo. So in multiplication, it means multiplying the factors to get the product. While factoring means writing down a product into factors. So ngayong high school kayo, ngayong grade 8 na kayo, ang pag-aaralan naman natin, mauuna muna yung product bago yung factors. Kaya nga factoring eh, from the root word factor. Ibig sabihin, ang sagot factor or factors. Ang given or tanong sa inyo is product, ang isasagot nyo ay factors. So ang tanong sa multiplication, given the factors, what is the product? Pero ang tanong naman sa factoring, given the product, what are the factors? So yun ang pinaka, doon dyan iikot ang ating magiging mga lessons sa quarter na ito. Okay? Puro factoring tayo. Ibig sabihin, mga factors ang isasagot nyo. Excuse me. So ang unang factoring na idatalakay natin is common monomial factoring or CMF. Mayroon tayong 3 steps. Step 1. Find the GCF of the terms of the given polynomial. Alright? So tuloy tayo. Number 2, divide the given polynomial by the GCF to get the remaining factor. Then number 3, write the given polynomial as a product of the GCF and the remaining factor. So dalawang factors ang involved dito. Ang first factor natin is GCF at ang second factor natin is remaining factor. So parang ganito ang magiging sagutan dito, mga anak. Given polynomial equals GCF times remaining factor. Tapos, iti-check mo kung tama yung factors by using distributive property. So parang babaliktarin mo lang, the other way around. Ang reverse process or kabaliktaran kasi ng factoring is multiplication. So, itry mong i-multiply yung GCF at remaining factor at tignan mo kung yung magiging sagot ba ay yung given polynomial. Ganun lang mag-check. Yan. So, magigil lang tayo ng dalawang example para mabilis tayo, mga anak, ha? So, factor each given polynomial using common monomial factoring or CMF. So, we have two examples, 2x plus 8 and 6y squared minus 9y. So, tandaan nyo, hindi lang puro x ang variable na pwede natin gamitin. Pwede rin tayong gumamit ng ibang variable. So, step 1, find the GCF of the terms of 2x plus 8. Meron tayong steps kung paano kumuha ng GCF. Which I know na may idea na kayo dito kasi nung elementary kayo, napag-aralan nyo kung paano kumuha ng GCF or greatest common factor. So, number 1, i-factor mo lang yung bawat term. Number 2, pagtapat-tapatin mo, i-align mo yung mga prime factors na pareha sa kanila. Number 3,
i-bring down at kopyahin mo bawat prime factor. At number 4, pag-multiplyin mo yung mga common prime factors. That's how you get the GCF. Sige, ano ba yung dalawang terms ng 2x plus 8? 2x at saka 8. Then, ano ang factored form ng 2x? Right, 2 times x. Yan, tuloy tayo. Then, ano naman ang prime factorization ng 8? 2 times 2 times 2. Kailangan kasi mga anak, prime factors. So, GCF, meron, pareha silang merong factor na 2, may prime factor sila na 2, so bring down mo. Meron pa ba silang ibang prime factor? Wala na. So, ang GCF nila ay 2. Ganun kumuha ng GCF. Step number 2, divide 2x plus 8 by the GCF to get the remaining factor. So, meron na tayong GCF, ang hahanapin na lang natin yung remaining factor. So, 2x plus 8, i-divide mo sa GCF equals 2x divided by 2 plus 8 divided by 2 equals 2x divided by 2 is x. Ika-cancel mo na yung 2, okay? Plus 8 divided by 2 equals 4. So, ang ating remaining factor ay x plus 4. Ganun lang. Tapos, step number 3, write 2x plus 8 as a product of the GCF and the remaining factor, then check by distributive property. So, pagsasamahin mo lang yung GCF at remaining factor. So, 2x plus 8 equals 2, yan yung GCF, times the quantity x plus 4. So, pinagsama lang or pinagtabi lang o pinagmultiply lang yung GCF at remaining factor. That's the final answer. Pero, i-check mo kung tama yan. How are you going to check? By using distributive property. O, sige. Ano ba ang 2 times x, mga anak? Sagot kayo sa group chat. Sa chat. 2 times x. 2x. Very good. Ano naman ang 2 times 4? 8. Very good. O, ganun lang mag-check. Ang kabaliktaran niya ay distributive property. Okay. So, punta naman tayo sa next example natin. Factor 6y squared minus 9y. So, yan. Ilista mo lang yung mga terms. Ang prime factors ng 6 ay 2 times 3. Ang prime factors ng y squared ay y times y. Ang prime factors naman ng 9y ay 3 times 3 times y. Tama ba, mga anak? Nasusundan ba? Nagigets ba? Type lang kayo ng yes sa chat box. Okay, very good. Opo. Tapos, kunin mo lang yung mga common, yung mga parehas na prime factor nila. Ganun lang kasimple. So, parehas silang may 3. So, isulat mo ng isang beses. Parehas silang may y. So, sulat mo ng isang beses. Meron pa ba silang ibang common prime factor? Wala na. So, ang gawin mo, i-multiply mo yung mga common prime factors na yan. So, 3 times y equals 3y. That's our GCF. So, ganun kumuha ng GCF. Step number 2, divide the given polynomial by the GCF to get the remaining factor. So, divide mo yung 6y squared minus 9y by 3y equals 6y squared divided by 3y minus 9y divided by 3y equals 6 divided by 3, 2. Y squared divided by y, y. Ayan, kaya 2y. Di ba pag nagdi-divide tayo ng variables with exponent, we subtract the exponents? Kapag variable lang, understood, 1 ang exponent niyan, mga anak. 1 yan. Okay? Pero kahit hindi mo na yun lagyan ng 1, okay lang. Yan, erase natin. Copy minus,
9 divided by 3 is 3. Y divided by y. Y diba ito, y divided by y magiging 1 na lang. Any number or any variable or any expression, pag dinivide mo sa sarili niya, magiging 1 na lang mga anak. Ganun yon. Pag 1 na lang, huwag mo na isulat kasi 3 times, magiging 3 times 1 lang yan eh. 9 divided by 3 is 3. Tapos 3 times 1, magiging 3. So, this is our remaining factor. Okay? So, step 3, pagsamahin mo lang yung GCF at remaining factor. So, therefore, 6y squared minus 9y equals 3y times 2y minus 3. Or di kaya, ang tamang basa dito is 3y and 2y times 2y minus 3 times 2y. Anong sagot? 6y squared. Kasi 3 times 2, 6. Y times y, y raised to 1 times y raised to 1, understood, 1 ang mga exponent, i-add mo yung copy the base y, then i-add mo yung mga exponent, magiging 2. Pag nag-multiply, nag-a-add ng exponent. Pag nag-divide, nagsusubtract ng exponent. 3y times negative 3 is negative 9y. Alright? So, that's it. Yan ang CMF or common monomial factoring. So, any more questions mga anak? Before we proceed to the next. Tawag dito mga anak, kasi bitin talaga yung oras natin, meron na lang tayong 9 minutes remaining. So, tawag dito, meron pa tayong 4 na lesson na dapat i-discuss. So, naisip ko, itatanong ko na lang kaya sa inyo kung saan lesson kayo nahihirapan. Ganun na lang kaya ang approach natin. Wala naman na kayo tanong. Naunawaan nyo naman ba yung nakalagay sa ating mga module at pati dun sa ating mga instructional video, yung mga paliwanag dun? Nakakasunod naman kayo sa mga paliwanag dun, mga anak? Okay. Sana lahat nakakasunod dun sa paliwanag, no? Alright. O sige. Ganito na lang kaya ang gagawin ko. Pwede siguro tanungin ko na lang kayo dun sa mga parts or lessons na nahihirapan talaga kayo. Then dun ako magpo-focus dun sa mga talagang nalilito kayo na lesson. Meron ba kayong mga lessons dun sa 5 lessons na yon? Meron ba kayong lessons dun na parang medyo nakakalito or nahihirapan kayo? Type nyo lang sa chat box kung anong lesson yun. Yung lesson 1 is CMF, yung lesson 2 is dots, yung lesson 3 is EST, yung lesson 4 is STC and BTC, ang lesson 5 is GQT of the form x squared plus bx plus c. Sa 5 lessons ba na yan mga anak? Meron ba kayong hindi maunawaan dyan? Or parang nalilito lang kayo ng konti? Pwede ko kayong matulungan. Balak ko nga sana i-meet kayo ng 1 hour na lang sana lahat na kayo. Pero kasi parang mahirap din yun eh. Kasi nga kulang nga tayo sa oras. Or sige ganito na lang. Since wala na rin kasi tayo talagang time, kung may mga tanong pa kayo talaga about sa mga lessons na hindi nyo maintindihan doon, chat lang kayo sa akin sa chat box, doon tayo mag-uusap-usap. Kahit na hindi consultation time, I will be available. I will try my best to cater and to accommodate to your questions, to entertain your questions mga anak. Kahit basta ano lang ha, between 10 a.m. to 5 p.m. lang kayo mag-chat-chat ha. Kapag wala pang 10 a.m., hindi ko pa yun masasagot. Kapag lagpas 5 p.m. na kayo nag-chat, hindi na rin ako makakasagot kasi pahinga na nating lahat yun eh. Dapat nagpapahinga na tayo, di ba? So family time or me time natin yun mga anak, sana maunawaan nyo. Alright, so
Yes, ganoon na lang, bawi-bawi na lang tayo sa chat. Wala talaga tayong magagawa kasi bitin talaga ang ating oras. Siguro ang gawin ko na lang ganito. 'Di ba, may recorded video naman tayo nito. Isi-send ko 'to sa GC natin, tapos sa next class na a-attend, class B, Narra B. Ang gagawin ko na lang sa kanila, itatanong ko na lang sa kanila kung ano ba yung mga lesson na hindi nila maintindihan. Tapos pag yun ang diniscuss natin namin, isend na ating group. Kasi palagay ko yung dots, yung difference of two squares, madali lang din, nadadalian kayo, no? Tama. Ano nga kayo? Open camera nga kayo mga anak para makita ako. Tapos ano kayo, mag-thumbs up kayo kung madali lang ba yung dots. Open camera please. Miss Miranda, Mr. Bolseco, Miss Domondon anak, Miss Bolseco. Sige, okay lang. Thumbs up nga kayo mga anak kung yung different yung lesson number 2, difference of two squares ay okay lang sa inyo. Thumbs up. Mabagal ang internet. Okay, very good. How about yung PST? Yung lesson number 3, yung perfect square trinomials. Napanood nyo na ba yung mga videos? Dapat sana panoorin nyo na yung mga videos nun para matulungan kayo sa pag-intindi. Kasi syempre, iba yung nagbabasa ka lang ng module, iba rin yung may nagtuturo talaga na teacher. Okay, very good, Mr. Bolseco. Naintindihan niya naman daw yung dots. Si Ms. Domondo, napanood niya na ata lahat. Ang kagandahan sa mga instructional videos, pwede niyong ulit-ulitin panoorin yung mga yon, mga anak. Yun ang kagandahan doon. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng malakas na internet connection. Lahat naman kayo, online kayo, di ba, or digitized. So talagang it's a necessity na magkaroon kayo ng internet talaga, connection. Okay? O sige, so ganun talaga, wala tayong magagawa. Maikli lang talaga ang ating oras. Kasi nga, sabi ng DepEd, ang recommended screen time ng mga bata ay dapat 2 hours a day lang. 2 hours a day, di ba? Hindi, 4 hours pala. Tama, 2 hours. Kasi di ba, 4 na subject kayo sa isang araw, tapos stick to 30 minutes. So, 2 hours a day lang daw talaga dapat ang recommended screen time ng mga bata. Yun ang sabi ng DepEd. Tapos, yung mga offline session nyo, hindi naman talaga, technically, hindi naman talaga offline ang tawag doon. Kasi, mag-online ka pa rin eh. Paano ka mag-chat sa teacher mo kung hindi ka online, di ba? Kaya nga, technically mga anak, dapat ang tawag doon is consultation time lang. Ang tawag doon is consultation time. Okay? Pero huwag kayo mag-alala mga anak, I will be available every day from 10 a.m. to 5 p.m. to answer your questions kung may hindi kayo maintindihan. Pwedeng ganito ang paraan ng pagsagot ko sa inyo. Pwedeng itatype ko sa chat box yung sagot, yung solution kung paano siya isolve. Pero minsan may mga mahirap itype sa chat box like exponents, paano mo itatype sa chat box yun. So, pagdating nga pala sa exponents mga anak, ganito ang magiging convention or agreement natin. Kapag gagamit tayo ng exponents, makaka-encounter kayo malamang ng mga ganito. Tinype ko sa chat box. Yung X na may current, yung arrow up na yan, ang basa dyan is current. X current 2, X current 3. Ang basa sa X current 2 ay X squared. Understood yun ha? Ang basa dyan ay x squared. Ibig sabihin, exponent yung 2. Exponent si 2, okay? Kapag x current 3, ang basa dyan is x cubed. Kapag x current 4, ang basa dyan is x raised to the 4th power. O di kaya x to the 4th, o di kaya x to the 4th, x raised to the power of 4. Yun, iba't ibang mga basa yan. Okay? X raised to 4. Ayan, and so on and so forth mga anak. Alright, so any more clarifications mga anak? Narra A? Okay, kung wala na,
Mga anak, that's all. Thank you for listening, mga anak. Pasensya na at nabitin tayo. Until we see each other next time sa next week sa ating Monday online class. Bye mga anak, kaway-kaway na. Bye, pasensya na. Thank you. Yung mga Narra A, pwede nang mag-leave. Yung mga Narra B, papasok na sila. Thank you mga anak. Thank you.